Ano ba? Strong ka ba talaga, anak? Okay, bye. Para wala mang kain, pinakain. Pinakain na nga ng ano eh. Marinated beef. So, on the way na ako papunta kay nanay. Tiyempo na dito sa amin sa looban mayroong nag-grader. Iwan ko, nag-iisa lang siya. Oh. Yan. Pero mayroon niyang susunod mamaya. Itong sa amin, bihira linisin kasi nasa looban siya. Pero this one, gini-grader niya. Oh. So ito lang kagandahan dito sa Canada. Ang government, talagang they are doing their job. Yan, snow lang yan. Pero talagang ano nila, ini-grade nila, nililinis nila para doon sa mga citizen, sa mga taong magbabayad ng tax. Kasi pag hindi mo ginigrader yan, maraming magbabalahaw, ma-stock up. Yan, nililinis nila yan. Aside from very bumpy, mahirap patakbuhan, ito pag ginigrader nila, lumilinis yung kalsada. Doon siya, pakanan siya. So ito, hindi gaano makita dito kasi ang dumi ng aking salamin. Dito ako, palip ako. Kasi diretso na ako pupunta kay nanay sa bahay ng kapatid ko. Hello, medyo late na. Nandito ako kay nanay ngayon. Ito, si nanay. Medyo gising. Ayan o. Nanonood-nood lang ng TV. Good morning, nanay. Ayan, gising. So, dito ako hanggang 9 to 1. Every hour, nilalagyan ko siya ng tubig. Ito, 60 ml. Pinapadaan namin sa pig tube. So, yeah. By 11, kukuha kami ng ano, ng vital sign. Then, papakainin siya ng kanyang lunch. Then, yung ano, yung mga maintenance niya. Maintenance niya sa ano, sa kanyang hika, pop niya, at saka yung maintenance niya sa kanyang insulin. Yan. Basically, palaging may bantay kay nanay kasi tinitingnan yung ano niya. Yung puwet niya, kumitae, papalitan ng diaper. Kasi every morning dinidressing ito siya ng kapatid ko. Ayan, si nanay. Gising na gising. Maintainan siya sa hika, aray ko. Ito. Pang pop sa hika niya to. Hika at saka ubo. Tupap. Araw-araw. Singhot na, singhot. Para lumuwag yung hininga. Then one more. Yat. So tapos na yung pop niya. Next is bago ako umuwi. Dari. So ito, tapos ko na rin ma-inject. Nakalimutan ko rin buhayin yung ano, camera sa insulin. So pauwi na. Hanggang dito na lang po. Bye bye. Kompleto na si nanay, meron ng ano, yung maintenance niya sa hika, napap ko na. Maintenance niya sa insulin, tapos na. Then 1 o'clock na, pwede na akong umuwi. Kasi nandito na siya niyan. Bye-bye nanay. Bye-bye. Papasok pa ako sa work. Okay? Magluto pa ako sa bahay din. Uy.
Ito po mga kababayan, pag-uwi ko galing bantay sa aking nanay, pagbalik ko dami ng stockpile of snow na tinambak ng grader. So ang ginawa namin, nilinis na naman kaagad namin, kasi kung di namin siya lilinisin, hindi namin siya i-blower, wala kaming maparadahan sa harapan. Pag meron kaming mga bisita, yung aming driveway, ang kasya lang ay apat na sasakyan. So dito, kung malinis namin itong stockpile of snow, meron pa siya, it takes dalawang car pa ang magparada. So kailangan talaga linisin mo siya. So dito po, kailangan mo siyang i-chop kasi galing siya sa kalsada, naging grader. Hindi na siya ordinary snow, ano na siya, yellow. Ice na siya talaga na matigas. So bago mo siya i-blow, kailangan i-chop mo siya, pinordinahin mo siya, kasi kung ganyan sulit, hindi kaya ng blower. Masisira ang blower. Ano ba? Strong ka ba talaga, anak? Para wala mang kain, kakain. Pinakain na nga ng ano eh. Marinated beef. Yan yung aking anak na helper ko, katuwang. Kaso lang, iiwanan ako agad. I'll do that if you start talking like that. Yan katuwang ko, kabiruan, kalokohan. Yan. Well, since you're not here. Pogi, pogi yan, pogi. Baho tugtog. You will die tonight. Watch your back, sleep with one eye open. Oh, that's bad. And so is saying that to public. If you're planning to post that, why are you talking about stuff like that, you weirdo? Weirdo. What if I start talking about your private business? Ano nga yung ano to sa English, yung bastos, ano yan? Bastos? Oo. Yung parang ano sa babae ba? Yung parang ano? Jerk. Yeah, weirdo, jerk. Rude, di ba? Yes. Mga ganung salita. Right, you're jerk. Jerk ba yun? Jerk ba yun? It's jerk. Yung parang ano, yung parang mayroong Malaysia, may manyak, ganun. Ano, jerk ba yun? No. Meron pa isang term eh. Ano yun? Yung tingin sa'yo, ano kayo, yung bastos? Pa, ano yun? Iba din yung road, kasi ang road walang hiya, di ba? Yes.
ang jerk, bastos. Yung tingin sa iyo para kang ano ba, yung tingin sa iyo yung para kang ano sa babae, manyak, ganun. Pervert. Pervert. Yun ang ano. Di ba to? I guess you're perverted, but not me. Perverted. Ah, sige, ako na naman. Ikaw na naman dito. Dapat kasi pagka bagong snow, tanggalagad. Pagka ganito, tumagal na, tigas na. Paano, busy tayo. Tayo pa ng weekends. Walang nakaparada ang sasakyan sa parang mo. Yun, tambak lahat ng grader. Pagkakataon niyang mag-ano. Right? I don't think we're gonna be able to. Able to finish? We can. Dad, this is gonna take at least 2 hours. Okay, after we do over here, maliit na lang doon, kaya na natin yun. Ito yung pinakamalaking bulto sa harapan na kuha na namin. So ito maliit na lang, mabilis na lang tumatagos. So we finished the amount of snow that was in front of our driveway. The reason we had to do this was because we're gonna have visitors over in like a few hours. They wouldn't have any parking space to place their cars in, so we made one. Anyway, there's my dad doing the last of the work necessary for us to go inside. All of the snow is now on our lawn again. As you can see, it got bigger from last time. And many other times that we've cleaned our lawn because of snowfall. As you can see, the other house still has the snow from the driveways on their front lawn. Actually, that house over there. That's a lot. You got anything to say, Dad? Well, he said he's good. I'm pretty sure he's just tired. Anyway, that's all we've done. We're finished. And it's time for a break. Since some of the snow got into the walkway, we're just doing the finishing touches. Just cleaning up the sidewalk so nobody gets mad at us for covering it with snow. We're almost done. It's almost time for a break. After this, we're gonna clean up the snow blower. And then we can finally go back inside our house.